Hello po mga French. Andito po tayo sa cementerio. Japanese cemetery. Ganyan lang po ang cementerio nila dito. Talagang isang dipa lang po ang laki ng pag-aari ng isang cemetery, ng isang libingan po ba ganun. Tapos po kung napapansin niyo may mga batong mahaba mataas. Yan po nakaukit po yung apelyido. Tapos po kung ilan yung pamilya na nakalagay na sa loob niyan. Sinusunog po kasi. Tapos nilalagay sa garapon, ilalagay sa ilalim niyan. Tapos ang pag-aalay po kasi dito, yung dahon. Ayan, kung makikita nyo, dahon. Shikibi po ang tawag dyan. Shikibi. Tapos, pwede rin pong samahan nyo ng bulaklak tsaka dahon. Pwede rin dahon din naman. Pwede rin kombinasyon ng dahon at tsaka bulaklak. Yan po. Hindi po katulad sa atin na unas yung bang may dalang pagkain. Tapos may sounds pa. Tapos nag-games. Dito hindi. Iba po. Ilan po ang masasabi kong comparison. Tapos po kung nakita nyo may bakod, tapos yung bahay na po dun sa kabila na yun, no? Yan. Tapos napansin ko merong mga bago na mga bato o sabihin natin parang nicho, parang ganon bato. Tapos meron naman po mga old dito sa bandang kaliwa, mga old, yung mga bago old. Yan po. Tapos meron po dito nga malaking puno. Alam niyo po yung puno na yan, napakatagal na yan. O ilang dekada na yan. Tsaka maganda po yung bulaklak niya. Kulay pink. Kaya lang wala po siyang bulaklak at this moment. So gusto ko lang pong ipakita at i-share sa inyo yung kung paano ba yung cemetery o yung pag-uundas dito. Actually, kahapon tapos na iundas. Busy, tsaka sobrang pagod ang katawang lupa ni Inday G. Kaya, ngayon na lang po ako nakapunta. Ayan, hagdanan. Tapos dito po sa bandang kanan natin, yan po yung mga talagang mga sinauna pang mga taong namayapa. Nakaukit yung mga pangalan nila dyan. Kaya nilagay na lang po sila dyan sa isang tabi. Pinagsama-sama na lang yan. Tapos dito po sa kaliwa ko, pakikita ko po sa inyo, isang lagayan po ng mga balde o timba na may kasamang tabo. Set na po yan. Set yan. Ayan o, meron siyang talagang luma na kasi itong ano itong libingan dito. Kaya pati yung mga gamit luma na rin. Kita nyo yung mga timba nila o, yung lata pa. Tapos yung mga medyo modern na, katulad nito yan, medyo modern na siya ng konti. Pero luma-luma na rin sila. So, andito po yung gripo natin. Yan. Tapos yung kung nakikita po nyo dito, pakikita ko po sa may bandang kaliwa na yan. Yan kumbaga sa atin parang chapel o simbahan yan. Yan po siya Yan. So, doon po tayo galing kanina. Yan. Okay, balik po tayo dito sa ano. Kukuhanap po tayo ng timba. May mga pangalan po yung mga timba na yan. Hindi kayo pwedeng kumuha ng basta-basta kung kani-kaninong timba. Yan. Ito po yung timba na sariling atin. Yan. Yan po natin ang tubig. So, anong gagawin sa tubig? Kasi po dito, yung nicho, yung bato, kukuha ka ng tubig na ganyan, tapos ibubuhos mo dun sa ibabaw ng nicho. Mga tatlong beses po. Ganon. Ganun po dito. Okay. Dali na natin. So, yan. Dadali natin dun. Yan. Alam niyo po, natutuwa po ako dito sa puno na to. Yan. Yung kulay green na yan. Actually, yan yung inaalay na dahon Na berde. Yung may-ari nung nicho na yan. Di na kailangan maglagay ng dahon na berde. Shikibi po ang tawag dyan. Kasi ayun na mismo yung puno ng shikibi. Ayan, diba siya? Apakaswerte naman ang may-ari ng libingan na yan, no? Talagang forever siyang may shikibi dyan. So, yan po. Ayan yan, napapansin nyo yan. May pwedeng bulaklak tsaka dahon. Pero karamihan dahon. So, yan po.
Okay, wait lang. So ayan na po yung ano, yung tubig. Tapos bubuhos po natin dito sa ibabaw. Three times. Huwag masyadong ano, madami kasi one. Paginawin. So ayan po. So tapos na akong magdasal. Tapos na. Arigato gozaimasu. So solid na natin yung tubig na sobra. So yun, nakapagdasal na ako at nagpasalamat. So yan po yun. Ito po at mga luman-luma na siya, oh yan, very old na. Yung ding si Lola, yung pinuntahan ko, old na rin yung ano, yung cemetery doon, o yung libingan na bato. So yan po, yung sobrang tubig tatapon po natin dito. Diyan, buhos natin. So, yan po ang simpleng pagbigay galang sa mga yumaong kamag-anak. Hindi na po ako nagdala ng dahon na bulaklak dahil inakala ko na pwede pa yung dahon. Kaya lang nung nakita ko kanina, kasi dahil sobrang init, mabilis mabalantay yung dahon. Tsaka hindi na rin po ako nagdala ng incense kasi nga po mahangin, mahirap magsindi. So yan po ang sharing ko for today. Mahaba na yung video at sana po meron pa kayong konting natutunan. Thank you for watching and God bless you all. May mga umiiyak na kuliglig. Naririnig niyo po ba yon?